Dito mga pala ako sa Bigasan, dito sa may Bigasan sa may amin, talagang mahal na talaga. Hindi katulad ng mga nakaraan taon, meron pang 27 pesos na NFA, pero hindi naman lasang NFA. Ngayon, ito na pinakamababa na bigas sa amin, yung 38. Wala na yung 36. Ito yung binibenta ko, yung 38. Pinapatungan ko ng 4 sa tindahan ko, ginagawa kong 42 para meron naman din ako kahit sa pamasahin na lang. Kahit sa mga grocery, mga dilata, talaga napakatataas na ng mga mga presyo ngayon. Dati abot kaya lang naman, katulad ng sardinas, nakakabili ka pa ng halagang 20 pesos, 22 pesos ang patong mo. Ngayon talagang 25 na ang bigay ko. Tapos itong mga isda naman, ang mura lang ay galunggong kasi dagsa ang galunggong ngayon. Pag bumili ka ng medyo masarap na isda, talaga masarap din naman ang presyo. Kaya minsan ganitong mga daing, ito na lang ang inuulam namin panangalian or panghapunan, dapat pang-almusal lang yan. Ginagawa ko na lang panghapunan, panangharian. Kasi nga, ay napakamahal naman kung magsasarap pa tayo ng ulam. Kaya tipid-tipid na lang tayo. Thankful pa rin tayo kasi kahit pa paano, nakakaraos pa rin sa araw-araw at nakakakain pa rin naman kami sa tamang oras. At saka hindi naman masyadong gipit na gipit. Yun nga lang, wala ka nga lang ipon kahit na pa paano. Ay, magpasalamat na rin kahit walang ipon. Ang importante ay yung makaraos tayo sa araw-araw. Itong mga gulay na ito, binibili ko mga hiwa-hiwa na lang katulad ng pakbet. Kasi pag bumili tayo ng pira-piraso, ay napakamahal. Pagkatapos dito naman sa mga tinapay, talagang mapapawaw ka sa sarap kasi ang sasarap nila. Pero iisipin mo kung kakasya ba yung budget mo sa maghapon kung bibili ka ng lahat na masarap na pagkain. Oo nga, sabi nila, pag-untipirin yung sarili mo, kailangan bumili ka ng kakainin mo na gusto mo. Paano naman kung wala ka talagang pambili at kailangan talagang tipirin mo para naman umabot sa susunod na sahod ng mister mo, diba? Kaya hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood nyo.